willing na magbabasa ng ating scripture na susundan ni Sister Risa Kalamungay para sa opening prayer. Samahan niyo po ang basahin ang Epeso chapter 6 verse 12. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahalan ng kadilipang namamayani sa sanlibutan. Ito ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa ipapawid. Papuri po sa Diyos. Tayo po ay umuko at panalangin. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito na muli kami ay binigyan mo ng pagkakataon na muling makapagsamba at makapagpulig sa iyo sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay, panibagong bukas, Panginoon, na iyong binibigay sa amin. Salamat sa mga kapatid na patuloy na nagiging masigasig, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay, sa iyong kalakilaan, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok na binibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi pa nakakarating, patuloy po na hinihiling namin ang kanilang kaligtasan sa pagpunta dito, Panginoon. Patuloy po ang pag-iingat mo sa bawat isa. Panalangin namin, Ama, sa umagang ito na kami po ay samahan mo sa aming gawain sa umagang ito. Pangunahan mo po, Ama, ang preparation ni Sis Marlene para sa kanyang exhortation. Gayun din po kay Pastora Liway para sa Word of God, Panginoon. Patuloy po na ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon, ang dagdag na kaalaman para po kanyang maibahagi ng maayos ang iyong mga gustong iparating sa amin. Patuloy po na bigyan mo siya ng kalakasan, katatagan sa lahat ng mga hinaharap niya sa kanyang buhay, Panginoon. Gayon din po sa aming worship team, sa lahat ng instrumentong gagamitin, sa dance ministry, Panginoon, patuloy po na pangunahan mo ang preparation ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, na ito ay makapagbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Patuloy po na bigyan mo kami ng kaalaman sa pakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita sa araw na ito. Patuloy na ang bawat isa ay iyong paghariin. At ang iyong banal na Santo Espiritu, Panginoon, ang siya maghari sa bawat sulok ng panumbahang ito. Sa iyo lamang kami, Panginoon, magpupuri, sasamba, aawit sa sayaw, sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, tinatawagan ko na po si Sister Merlin Valdez para po sa kanyang exhortation. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Morning! Sino po sa atin ang nakaranas na ng breakup dito? Mga heartbreaks. Ano po ba yung mga reason po bakit may mga relasyon na nasisira? So, sa umagang ito po, meron pong akong isishare na anim na mga bagay kung bakit nagiging sanhi siya ng pagkasira ng ating relasyon sa Panginoon. Una po is yung words, mga salita. Kasi minsan pag nasabi na natin ang hirap ng bawiin, di po ba? Sabi sa Acts 9 verse 4, sabi ni Jesus, "Saul, Saul, where are you persecuting me?" Sabi ng Panginoon kay Saul. Ibig lang po sabihin na tayo, hindi man natin direktang nasasabihan ng Panginoon, pero yung mga lingkod niya, pag napagsasabihan natin siya, parang ang Panginoon na rin yung ating pinagsasabihan. Sabi nga kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun ang ginawa mo sa Panginoon. So, isang way yun na masisira yung relasyon natin sa Panginoon, yung reason kung bakit magkakaroon ng gap o mapapalayo tayo sa pag-ibig sa Kanya.
Sabi din sa Proverbs 21:23, whoever keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. So, instead na magsalita ka ng magsalita ng di magaganda sa kapwa mo, isip mo na lang yung lips mo para hindi ka mapahama, hindi ka magkasala. Anyone who persecutes believers is persecuting God. Lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Kasi, di ba, ang si Jesus ang head ng church and then tayo yung body. So, kapag pinagsalitaan natin ng hindi maganda yung members natin or kapwa natin, parang ginagawa na rin natin yun sa Panginoon. Pangalawa, unconfessed sin. Sa Psalms 51 verse 3, sabi po dito, for I recognize my rebellion and it hurts me day and night. So yung mga unconfessed sin is burden na din sa atin. Kapag hindi natin ikinoconfess yung mga pagkakamali natin sa Panginoon, nagiging hindrance din yun ng kanyang blessings para sa atin. At saka yung relationship natin sa Panginoon, nagkakalaman din. Kasi hindi natin, di ba kahit naman tayo sa relasyon natin, sa kapwa, sa asawa, sa boyfriend, pag kami mga pagkakamali tayo, hindi natin naisasabi sa kanila, nagiging reason yun nung breakup, di po ba? Kaya dapat i-confess natin yung mga kasalanan natin sa Panginoon kasi para mawalan pa ng lamat yung relasyon natin sa Panginoon. Tsaka ano din, kumbaga pride na rin yung nagpapairal kung bakit hindi natin naiko-confess yung mga kahit maliit lang ba na bagay, pero kung di mo naisabi, pride yung umiiral dun eh. Kasi bakit hindi mo kaya sabihin sa Panginoon na sa Lord, I'm sorry kasi nagawa ko itong bagay na ito. Hindi man tayo aware, pero yun yung reason. Pride. Sabi din sa Psalms 32 verse 3, day and night, your hand of discipline was heavy on me. My strength evaporated like water in the summer heat. So yun nga, kapag hindi tayo nakakapag-confess sa Panginoon, parang kahit na literally nakikita ng mga tao na okay ka, pero ikaw sa sarili mo napakabigat sa pakiramdam. Kasi may hindrance dun sa loob na nagpa-block na maging okay, maging malaya ka sa lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, mabilis lang po ito. No communication. Importante din na kailangan makikipag-communicate sa Panginoon kasi mahirap kung sa LDR, long distance relationship, pagka walang communication, mahirap din eh. Yung kumbaga, pag walang pag-uusap na nangyayari, yung relationship niyo, hindi mo namamalayan, wala na pala, nag-fitaway na pala. Kaya kailangan meron din tayong communication sa Panginoon. Ano din, parang pumapasok din dito yung cold treatment or silent treatment or yung cold war. Pagka walang communication, minsan pagka may alitan, sasabihin, cool off muna, ganyan sa mga mag-boyfriend. Pero, di mo na mamalayan sa tagal ng panahon, magtataka ka na lang, nagkanya-kanya na kayo ng way ng buhay. So, pagdating sa Panginoon, pagka hindi mo rin i-develop yung communication ninyo, hindi mo na mamalayan, napapawali ka na pala sa kawan ng Panginoon. Sabi sa Psalms 145, verse 18-19, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. He fulfills the desire of those who fear Him, and He also hears their cry and saves them. So kailangan talagang i-continue natin, i-develop yung communication natin sa Panginoon para yung relationship natin sa Kanya ay mag-grow pa, at saka hindi manlamig. Mayroon nga akong nabasa na ano na short story. Ano siya? Yung mag-boyfriend, girlfriend, LDR sila. And then, yung lalaki, every time, hindi siya
nagkukulang sa pagpapadala ng love letter dun sa girlfriend niya. For 3 years daw, ano yun, continuous na nagsisend siya ng letter sa girlfriend niya. And then, at the end, pinakasalan daw ng babae yung kartero. Sa kartero siya nahulog. Kasi, yung kartero ang laging namimit ng babae. Yun yung lagi niyang nakakausap. Eh, yung boyfriend niya, may time na ibaliwala niya yung ano yung pinapadalang letter sa kanya, pwede niya iisang tabi. Tapos ngayon, dinadevelop siya sa ano, sa kartero. Parang ganun din sa atin. Pagka, oo, okay lang na, parang na-realize ko lang na okay lang na mag-ask ka ng prayer. Ate, pa-pray mo naman ako, ganyan. Nasasabi mo pa, mas malakas ka kay God eh. Pero, pwede ka naman talagang lumapit mismo sa kanya. Hindi mo na kailangan na dumaan pa sa kanya para ipag-pray ka. Eh, malay mo, yun nga, yung, di ba yung girlfriend, pinakasalan yung kartero. Instead na yung blessing mapunta sa iyo, napunta doon sa kapatiran mo na nag-pray sa iyo. Kasi siya yung more time na magkipag-usap sa Panginoon. Kaya, nasasabi ng Panginoon, ito yung anak ko, lagi lumalapit sa akin. Siya na lang, i-bless ko. Di po ba? So, kailangan, kaya naman natin makipag-usap sa Panginoon directly. Gawin na natin. Huwag na tayong kumuha pa ng mamamagitan sa atin sa Panginoon. Kasi, mas maganda nga tayo mismo kasi may mga i-ask ka sa kapatiran na ipag-pray sa'yo, pero limited yun. Pero kung ikaw mismo sa sarili mo makikipag-usap sa kanya lahat, pwede mong sabihin sa kanya. Hindi siya, yun nga, yung sabi ko kanina, hindi siya nalilimitahan kasi hindi, minsan naman eh, mahihiya ka na sasabihin sa kanya, sa kapatiran na ipag-pray mo naman ako si ganito. Pero kung ikaw mismo lalapit sa kanya, hindi ka mahihiya na sabihin lahat sa kanya yung gusto mong ipag-pray. Number 4 po, worry. Sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Kaya dito tayo laging, dito tayo laging nakukulog, kumbaga, sa pag-worry. So, pag-worry ka ng worry, meaning parang hindi mo pinagkakatiwala ang Panginoon. So, magiging reason din ito ng yung sa relasyon natin sa Panginoon. Magiging reason din siya kung bakit nagkakaroon ng break. Magkakaroon ng lamad, kumbaga. So, worry says, I don't trust God, but trust says, I am not worried because you are my God. Parang sa relasyon din, kapag wala kang wala kang trust sa husband mo or sa boyfriend mo, lagi kang nag-worry, baka may kausap, catch up na siya, baka may ginagawa na siyang masama doon, ganyan, di ba? Pero kung may tiwala ka sa asawa mo, kahit nasaan man siya dalhin, kahit man ano yung mga, alam mo kung ano yung nakapaligid sa kanya, kapag may trust ka sa kanya, hindi ka mag-worry na mapapalingon ka sa iba o matutukso siya doon kung nasaan man siya. Kasi yung trust nandun sa kanya. Kaya kailangan, kapag ka may trust tayo, huwag na tayong mag-worry. Yun po ba? Ba't ka pa mag-worry kung nagtatrust ka naman sa Panginoon na kaya niyang isolve, kaya kanyang samahan sa mga problema na dinaraanan mo? Kaya, trust lang talaga. Opposite ng worry. Number 5, rubbing glory. Yung sa deepest reason, yung ikinikredit mo yung glory na dapat sa Panginoon mapunta. God is never happy when we take credit from something He has done. Wala lang po siguro sa atin ganito, no? Patapong tawag namin sa Ilocano eh. Yung parang siya na yung pinakasikat, number one dun sa amin, ganyan. Sabi sa 1 Corinthians 4 verse 7, what do you have that you do not receive? If then you receive it, why you don't boast as if you do not receive it? Or sa New Living Translation, sabi dito, for what gives you the right to make such a judgment? What do you have that God hasn't given you? And if everything you have is from God, why boast as though it's not giving? It's boast as though
it were not a gift. So yun, parang dinideny mo yung mga blessing na binibigay sa'yo ng Panginoon, and then pagkalauna, sasabihin mo na nagawa mo yun dahil sa sarili mong kakayahan. Ayaw ng Panginoon yun na lumaki yung ulo natin. Kasi wala naman meron tayo na hindi galing sa Kanya eh. Kahit na pinakamaliit na bagay, lahat yun galing sa Kanya. Meron tayo ngayon na hindi galing sa Panginoon. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Lahat dapat i-acknowledge natin siya kung ano yung meron tayo ngayon. Problema man yan, nabibigyan ka ng problema to strengthen you. Praise God pa rin. Na nandun ka man sa peak ng kasiyahan ng buhay mo, praise God, kasi andyan ang Panginoon na kumikilos at nakikita na yung buhay mo umaangat dahil sa kagagawa ng Panginoon, sa mga blessings niya sa atin. Sabi din sa James, sa John 3 na lang po. Parang wala. John 3:27 na lang verse dito. Sabi ni John replied, "No one can receive anything unless God's gave it from heaven." So wala nga tayong meron tayo ngayon kung hindi ito pinanggalaw ng Panginoon. Sabi sa Psalms 115:1, "Not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love and for faithfulness." So dapat lahat ng nagagawa, lahat ng nangyayari sa ating buhay, dapat na binibigay lahat ng papuri ay sa Panginoon lang. Huwag natin agawan ang Panginoon. Sabi nga, hindi lang sa kung sino yung di ba sabi ang God is a jealous God, hindi lang sa kung sino yung pinipraise mo, kung sino yung sinasamba mo, pero ayaw din niya na sa sarili mo din. Parang ganun, parang sinasamba mo na yung sarili mo ay pagka yung kakayahan mo, akala mo ikaw ang may gawa, kaya ganyang kakagaling. Parang sarili mo na yung sinasamba mo ng lagay na yon. Pero hindi dapat. Dapat lahat. Thank you Lord. To God be the glory. Lahat lagi ang sinasabi natin pagka nakikita man tayo ng achievement sa buhay. Tsaka last, yung world. Maraming tukso sa ating mundo ngayon. Kaya napaka hirap. Minsan, sa sitwasyon dito sa atin, ito yung pinaka marugtog na kumakalaban na humihila sa atin paalayo sa Panginoon. Kasi maraming nakikita dito sa mundo. Sabi sa John, 1 John 2, verse 16, "All that is in this world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father but is from the world." So kanina, kung lahat ng mabubuti ay galing sa Panginoon, dito naman, kung ano yung nakikita natin, kung ano yung dinidesire ng puso natin, kung ano yung gusto natin mangyari sa pansarili natin, hindi ito galing sa Panginoon. Galing ito sa mundo. Si Lord nag-aalaw ng mga problema, sitwasyon sa buhay, pero hindi siya ang pinanggagalingan ng kasamaan. So, itong tatlo na ito, yung desires of the eyes, pride of life, and desires of the flesh, ito din yung reason kung bakit sila Adan at Eva paradise. Kasi ito yung namuhay sa kanila. Ito yung nangibabaw sa kanila. So, alam na natin kung ano yung nangyari kila Adan and Eve noong araw. Napawalay sila sa Panginoon. Pagka ito rin yung namuhay or namuna sa ating buhay, matutulad tayo kila Adan and Eve na palalayasin tayo sa paraiso. Living like the world is certainly going to damage our relationship to God.
ito lang yung iiwan ko pong verse, 2 Corinthians 6 verse 2. For God says, at just the right time, I heard you. On the right day of salvation, I helped you. Sorry. For God says, at just the right time, I heard you on the day of salvation. I helped you. Indeed, the right time is now. Today is the day of salvation. So kung ayaw nating masira yung relasyon natin sa Panginoon, huwag na tayong mag-isip na, sige, next time na lang ako ayusin yung buhay ko. Kung na-evaluate man natin sa ating mga buhay na hindi man tayo aware na gagawa natin tong anim na to, i-confess na natin sa Panginoon, huwag na natin hayaan na yung lamat, lumawak pa ng lumawak hanggang sa hindi natin namamalayan wala na tayo sa kawan ng Panginoon. Kasi mahirap po yun, mawalay tayo sa kawan ng Panginoon. Mahirap nang bumalik. Although, ang Panginoon, nandiyan lagi open arms na tanggapin tayo. Pero once na mahirap umahon, kumbaga, yung sabi nga ng term ng word, mahirap umahon sa putik. Pero by the grace of God at saka sa pagmamahal niya sa atin at kung talagang truly gusto natin i-reconcile yung relationship natin sa Panginoon, iwasan natin itong mga bagay na ito para makapagpatuloy tayo at mas maluwag at mas malaya tayo makapagpuri at makapagbigay ng kaluwalhatian. Amen. Yun naman po ito, Brother. Maraming salamat, Sister Merlin, sa karagdagan at karagdagan halaman at encouragement sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa buhay mo. Sa ating pong pagpapatuloy, natako na po tayo sa ating praise and worship. Tayo po lahat ay magsitayo, tayo po ay umawit, sumayaw. Tinatawagan ko na po ang worship. Praise. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Tunay na napakabuti ng Panginoon sapagkat minsan pa sa umagang ito, tayo kanya itinako sa kanyang bahay para paan upang patuloy na makapagpuri muli sa kanya. Kaya ibigay natin yung pinaka-the best kay Lord. Amen? Amen! Malaya tayong sumayaw at umawit para sa ating Panginoon. I am free! Thank you.
Lord Jesus. Hallelujah. Together again. Na patuloy na mabibigyan ka namin ng kapurihan, Panginoon, sa buhay namin. Thank you, Panginoon, sa mga pagkakataon namin. Kahit na dumaranas kami ng mga pagsubok sa buhay, lagi kang nariyan para sa amin. Kaya always remember na anuman yung mga pinagdadaanan natin, mahal tayo ng Panginoon. Sa mga pagsubok na yun, nararamdaman natin yung pagkilos niya sa buhay natin. Pinibigay niya yung mga pagsubok upang tayo patatagin. Para ipaalam sa atin na lagi siyang nandyan para sa atin. Hindi niya tayo pababayaan na masayang yung mga pagpapagal natin para sa kanya. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Maraming salamat, Lord. We worship the Lord Jesus.
glorify you. We praise you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. This love is worth living, Lord Jesus. That is it. Salamat sa liwanag ng buhay, Panginoon, na ibinigay mo. Salamat, Panginoon, sa sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord Jesus. Binigyan mo kami ng pag-asa, ng pagkakataon, Panginoon, upang kami naman ang maghayag ng iyong kabutihan sa aming mga buhay, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok ng buhay. Magagawa, Panginoon, kung wala ka sa amin. Kaya maraming salamat, Lord. Patuloy na sa buhay namin ito, Panginoon, mapupurihan ka namin. Luluwalhatiin ka namin at dadakilay, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. You are more than enough, Panginoon, sa buhay namin. Yan mo, Panginoon, na magawa namin palagi, Panginoon, na magkaroon ng more of you, less to ourselves, Panginoon. Yung mas higit, Panginoon, makilala ka sa buhay namin. Yung mas higit, Panginoon, na ikaw ang mabigyan ng purihan sa buhay namin, Lord Jesus. Parapatin mo, Panginoon, ang buhay namin ito ay maging gagamit-gamit, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Minsan pa, Panginoon, ang lahat ng aming papuri, lahat ng aming mga pasasalamat, pinakamataas na pagsamba at kaluwalhatian ay sa iyo lamang. In Jesus' name we pray, Amen! Amen. Tunay nga pong napakasarap magpuri sa Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, dumako na po tayo sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Tinatawagan ko na po si Pastora Li Wai Chung. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya. Good morning po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po sa lahat ng naaabot ng live streaming na ito. At sa bawat isa, patuloy na ang paghahari ng ating Panginoon ay sumaating lahat. Amen? Tunay nga, nasa mundong ito, parang ang hirap umusad ang mga tao, okay? Dahil sa takbo ng paligid. Maraming mga gustong gawin, hindi magawa. Dahil sa maraming mga limitadong, mga pagkilos, sa pag-uwi ng Pilipinas, o kahit saan ka pumunta, ay may maraming mga requirements. So very limited, ano? Tunay na kapag hindi ka lang humawak sa pananampalataya sa ating Panginoon ay para bang ikaw ay punong-puno na ng kawalan ng pag-asa. Tama po ba sa buhay na ito at laging ang pakikibaka ay naroon? Diba? Pagbat bahagi ito ng buhay. Pero salamat sa Lord kasi binigyan niya tayo ng higit na pag-asa na sa pamamagitan ng kapangyarihan niya kung pwede tayo magtagumpay sa lahat ng uri ng laban ng buhay. Amen po ba? Amen. Kaya po sipo, magpatuloy tayo sa pag-aaral at pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Patuloy na kailangan natin ito upang tayo patuloy na maging strong at alam natin ang ginagawa natin habang nandito pa tayo sa mundong ating ginagalawan na kung saan ay hindi ito ang ating ito ay pansamantalang ating pinananahanan lamang at hindi ito yung ating permanent na makalalagyan. Amen po ba? Sige po. At patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Huwag tayong maghinawa na lumapit sa biyaya, sa trono ng ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Let's pray. Thank you, Lord. Sa umagang ito, mayroon kami muling pagkakataon na magkasama-sama
upang Panginoon mag-aral at magpalakasan sa pamamagitan ng salita mo, O Diyos. Salamat, Lord, sa bawat isa at sa naabot ng live streaming na ito. Dalangin namin, Lord, na patuloy na makapagministeryo ang salita mo, Panginoon, at makapagpalakas po sa aming mga pang-araw-araw na buhay, sa aming mga spiritual life, O God. Minsan pa, hiling namin ang iyong santong spirito ang mauna po sa amin, at ikaw, Lord, ang aming maging tagapagturo. Ako lamang po ay iyong kasangkapan, Panginoon, at gamitin mo, mighty Lord, boldly ang buhay namin ito, Panginoon, sa pagbabahagi, Panginoon, ng mga salita mo. Salamat, Lord, hayaan mo na ang aming mga buhay ay laging buhaw, Panginoon, sa instruction mo, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, upang lahat ay paibsan, Panginoon, sabi ay maging malusog at matatag sa buhay na ito, Panginoon. Salamat po sa iyo, Ama. Ikaw ang patuloy na maging kagalingan ang mga salita mo sa mga kaluluwang nalulumbay, nalulungkot, nasasaktan, nanghihina, Panginoon. Ikaw ang aming maging katugunan. Salamat po sa iyo. Pinupuri ka namin patuloy sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung akin pong PowerPoint ay medyo na hindi nakuha doon sa saksakan ng power. Kaya ng ano po yun, ng sa personal computer pa, hindi po nakuha. May mga ganda rin, no? Tumatanda na. Sorry po. But anyway, hindi yung magiging handlang para hindi tayo matuto sa araw na ito. Amen? Overcoming spiritual dangers. Yan po ang ating pag-aaralan. Overcoming spiritual danger. Talagang sa mundo nito, sabi ko kagang, napaka, ano na, wala ka ng safest place na pupuntahan. Lahat ay parang napaka-danger na maliban na lang sa presensya ng Panginoon. At yun ay kung alam mo pa ito, no? Gamitin sa buhay mo at alam mo yung mga kalaban mo, no? Tunay na sinasabi sa ating text today sa Ephesians 6:12 na sapagkat, sabi niya rito, ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanglibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Parang cannot see, but you can feel that there is a battle, no? Spiritual battle. Amen po ba? E paano na lang kung hindi natin alam kung paano makipaglaban sa mga spiritual battle na ito ng mga hukbo ng ano, himpapawid o hukbo ng ano, kasamaan. Hukbo ng spiritual ng kasamaan sa himpapawid. No? Kaya po, makikita natin, kung babansinin natin, binigyan tayo ng mga warning signs. Ako po naniniwala na kung medyo matagal-tagal ka ng Kristiyano at kahit bago ko palang Kristiyano, simula nang tinanggap natin ng ating Panginoon, tinuruan na tayo na kung paano magkaroon ng mga warning sign patungkol sa kung paano mo lalabanan ang kasalanan or akma ng kaaway para tayo ay magkasala. Amen po ba? Tinuruan na tayo many times and from time to time ay lagi tayong pinapalahanan ng salita ng Diyos para sa mga bagay na ito. At ito nga, ang Panginoon ibinigay ang sinasabi nito, mga warning signs about spiritual dangers na kung saan ay ma-encounter ng buhay natin ito. Amen? Kung papansinin niyo po, pagka tayo ay sumasakay sa mga sasakyanan, okay, ito yung parang pinaka-common sa atin. Medyo tayo, pag naka-aeroplano, hindi natin makita yung mga warning signs eh. Malibang yung piloto, yung driver, alam yon. Pero tayo, bilang mga passengers ng isang mga yung bus, passengers bus, okay? At o kaya sakay tayo ng mga sasakyan ng mga employer nyo, kayo, ganun. Nakikita natin yung sa highway kapag dumadaan tayo, yung may mga this is the danger zone. Sayang nga po, hindi ko nakuha yung PowerPoint ko kasi nag-collect ako ng iba't ibang uri ng warnings or danger karatula, no? Sign. Para makita natin, para maipakita sa isang driver o sa isang sasakyan na minamaneho ng driver na may warningan siya na mag-ingat ka rin. Diba minsan nakikita niyo yung warning na karatula na yung parang bundok tapos nagpo-fall siya, yung
gumuguho. So warning you na do not walk or wag kang dadaan dito sa lugar na ito, di ba? Tapos meron pang mga warning na yung mag-stop ka kasi carb. You need to stop that one way, maganyan. Yung single way lang na gano'n, di ba? Yung parang straight na gano'n, tapos biglang iisa lang yung buhit. Okay, magpo one way, galing ka sa two ways kasi nagtumitig yung mga sasakyan. Kasi kung hindi mo sila maglalagay ng warnings na gano'n, mapapahamak ang mga drivers or ang mga bus, ang mga dumadaan doon na iba't ibang sasakyan. At sa amin din, naalala ko sa X-ray department, kung mapapansin ninyo, may mga warning doon sa mga rooms, ng mga X-ray rooms, okay? Na kung saan ay may nakalagay doon na do not enter. Ibig sabihin kasi yung may mga warning po, yung parang side nyo ng parang palit-palit ng electric panel, no? Makikita nyo. Danger yun, ibig sabihin radiation area doon. Kaya hindi hinahayaan na makapag-stay doon. Kahit na protected yun, pero gusto nilang ipaalam sa mga nagdadaan doon at nagpupunta roon na doon ay may radiation. Ano pa? Maraming mga sign about or warnings about sa danger ng buhay. Okay? So iba-iba yun. Alam ko yung iba din, parang warning, yung mga falling materials pa. So huwag kang dadaan doon kasi may tendency na makulugan ka. Mga ganun pong warnings. Kaya napakalaga sa atin din mga buhay. Dahil kagaya ng text natin, marami tayong mga pakikipagtunggali, pakikipaglaban o battle sa buhay na ito in spiritual way at ginagamit ang kapwa-tao. Amen po ba? Na tayo ay kalabanin, no? Sa ating mga buhay. Ito yung mga nagsasabi na kung saan ay pakikibaka natin sa mga spirituality of this world. A powerful spiritual enemy. Okay? Yung mga laban natin against that. And behind that, sabi nga, every human attack, no, sa pamamagitan ng tao, no, is the work of the devil trying to gain victory sa buhay natin. Okay? Kung mapapansin nyo, minsan, ang daming tactic ng ginagawa ng kaaway. Amen? Kung hindi po tayo mananatiling active at aware, no, sa buhay na ito, sa mga panganib na meron dyan, at hindi tayo aware na nakikita natin yung mga warnings dyan, no, magkakaroon tayo ng masasadlak tayo sa mga bagay na kung saan ay dadaloy ang tukso, yan, ano pa, magkakaroon ka ng mga pag-aalinlangan sa buhay, ano pa, mga gawang hindi nakalulugod sa ating Panginoon kapag hindi tayo naging aware sa buhay na ito. Amen? Ngayon, ito po, sasagutin natin yung tanong na how can we have victory over the spiritual dangers which we can face or which we face as regularly? Okay? Ibig sabihin, ang pakikipag-battle po talagang regular yan araw-araw, di ba? Minsan, may mga ways or strategy kung paano umatak ang kaaway, okay? So, Romans numerals number 1 po, tingnan natin yung victory through awareness. Okay? Diba, naalala ko, diba kapag ka mabilis kang naglalakad, nagpapatakbo ng bisikleta, or nagdadrive, minsan yung mga warnings, hindi nyo nakikita. Tama ba? May baku-baku pala doon. Tapos may balon pala doon. May nakalagay na doon, ha? Na warnings. Pero because napakabilis mong magpatakbo o lumakad, di ba minsan ay napapahamak ka kasi di mo nakita, hindi ka-aware. Tama po ba na may mga ganong danger sign doon? Kaya napapahamak ang isang tao, no? Kahit na alam mo na may nakasign na doon. Kasi ganito eh, minsan na-observe ko dito sa Hong Kong. Iba kasi dito sa Hong Kong eh. Pagka may ginagawa silang building or pinipunturahan nila yan or may ginagawa silang bintana, meron silang mga scaffolding ba tawag doon, yung pinagdudugtong-dugtong ng mga bakal. Tapos, very safe sila kung titingnan natin. Lalo na sa gawing central, yung malalaking building dyan, ang ginagawa nila hindi basta scaffolding. Talagang pulidong halige ang ginagamit nila para
lalagyan nila din yon ng way nila para magawa nila yon. Pero alam mo ba ginagamit nila yung sinisimento talaga. Sinisimento nila yung mga halige na lalagyan nila ng tungtungan para magawa nila yung higher part ng building. So pwede kang dumaan sa ilalim. Ako po kasi, medyo sa mga ganung area, medyo may takot ako eh. Aware ako doon. Ayaw akong tatakbo doon. Yung doon, kung mapapansin nyo ay napapatakbo ko minsan kapag may mga ganun. Diba tsaka isa pa yung mga kawayan na maganda ang pagkakagawa ng ano, para bang pwede ka kahit kumintay-intay ko, parang hindi ka lang magigiba, diba? Takot din akong umano doon kahit parang sa tingin mo safe. Okay? Kahit na parang sa tingin mo safe, pero mga warnings kasi doon, may mga warnings doon na mag-ingat kahit na ganoon. Minsan tayo, ang tao, tinitingnan mo yung capacity ng tibay yung tinutungtungan. Okay? Yung mga parang warnings doon na may ginagawa doon eh, pero may warnings, pero pwedeng dumaan, di ba? Minsan ay masyado tayong umaasa doon na kaya ko lang, ano, matibay yan. Kasi tinitingnan mo yung structure. Okay? Ganun ang tao eh. Pero, deep within ay may warning doon na huwag kang dapat manatili, huwag kang pakakampante. Kasi merong tendency, yung parang pagtingin mo na gano'n, pwede kang magkamali. Hindi mo alam na yung ilalim pala noon or yung something pala noon ay may mga nagalaw, may mga nasira dahil sa multiple use nung structure na yon na ginagamit para magawa nila yung mga dapat gawain na mga parang ipinundasyon na nilang pangsamantala. Masisira. Masisira kahit may mga warning. At saka eto pa, napansin ko rin dito, nilagyan na ng danger zone. Alam niyo po yung kulay, yung merong parang plastic siya na tape na yung inilalagay na ganun sa ano, para hindi pupunta ang tao, hindi dadaan ang tao. Dito yung, ano ba tawag doon? Yung plastic siya na lubid ba? Hindi lubid, pastor. Yellow tape na may kasamang puti. Na ibig sabihin, warning yon na huwag kang dadaan dito. Naku, ang mga tao naman dadaan pa. Kaya ayun, nahulugan ng aircon. Alam niyo yun? Patay. Alam mo yun, na sinasabi na na mga warning na huwag, do not cross. O, diba? Ganun ang tao, okay? Sabi niya, victory through awareness. So, napakaalaga na sa pamamagitan ng awareness, makapagtagumpay tayo sa mga gawa ng kaaway. Kaya binibigyan niya tayo ng mga warning sign. Awareness sa mga warning sign. Amen? Sa batid po na ito, kailangan talaga natin ng pagiging handa. Amen po ba? Ready. Sa anytime na po pwedeng mangyari yung kahit may warning. No? Sabi niya, readiness training. Ibig sabihin, in this battle, we need to have readiness training. No? At ang sabi nito, kung babasahin natin sa ating mga Bible, buksan niyo po yung 2 Corinthians, 1 Peter 5:8, sabi niya, humanda kayo at magbantay. Ang diablo ng kaaway ninyo ay parang leon. Ano daw? Na umaatungan at aali-aligid at ano yun, humahanap ng masisila. Okay? Masisila. Kung hindi tayo aware, ba para pang nakanganga na yan, para sagpangin ka. Ganun ang description sa mga kaaway. Amen? Sa mga tactic ng kaaway. Amen po ba? At sabi pa doon sa Ephesians, isang paalala nito, sa Ephesians 4:27, huwag daw natin bigyan ng pagkakataon ng kaaway. So yun, mga tandaan natin yun bilang isang paghahanda, pagiging aware, pagiging alerto, no? Sa mga gawa ng kaaway sa buhay ng tao. Eh, hindi ko alam kung paano nyo ito napapaglabanan, pero ang sabi rito, sa ating mga pag-iingatan, sa ating mga dapat ay magkaroon ng higit na kamalayan o awareness. Una dito sabi niya, our deceptive heart. Okay? Ingatan natin ang puso ay, ano, isa sa pinaka-iingatan natin o bibigyan ng matinding kamalayan or awareness sa buhay na ito ay ang pusong, ano, mapaglinlang. Ginagamit po yan ni Satanas lagi. Okay? Magaling sa trick si Satanas eh. No? Alam niya kung saan niya sisiluin at aabangan ang isang tao.
amin, lalo na ang mga Kristiyano. Sabi niya, the primary, Satan's primary tricks is to deceive us by our own desire. Di ba, lalagyan niya yan ng maraming desire. Lalo na mga gusto, naisin. Okay? Magbibigay yan ng umang. Ano ba yung patibong? Di ba? Kaya, bait ang tayo sa iba. Meron silang ano, ilalagay na bait. No? Kala ko nun yung bait na ito, yung bait na mabait. Mabait ka. Hindi pala umang sa atin sa Tagalog yun eh. Ano? Para masilo. No? Pang-trap. Para masilo. Amen? Mga, ano yun? Weaknesses saan? Halimbawa, like, desire mo to eat a lot of food, seafoods. Diba? Gusto mo yung nag-craving ka. Ano pa yun? Mga bagay na alam mong di-desirein mo. For example, siguro pag dalaga ka, no? Gusto mo yung parang tall, dark, and handsome. Yung iba naman ay white, ano ba yun? Tall, white, and handsome. Diba? Yung para bang mga, kasi pa kanya-kanyang gusto ang tao. Tama po ba? Tayo din, nung mga, wala pa tayong mga asawa, ay may tendency rin na iba ang gusto natin noon. Maaaring ngayon. Kahit pa may asawa na, ganun pa. Alam mo, ang kaaway, hindi namimili yan. Kung may asawa ka o wala ka, lalagyan ka niyan, uumangan ka niyan. Diba? Kaya mag-iingat po tayo. Mga lalo na, yung mga parang iniwanan ng asawa o umiwan sa asawa, mag-iingat. Kasi ito yung mga tricks, no, na ginagawa ng kaaway, mga bait o mga umang, no, na nilalagay sa puso ng tao. Ang kung papansin nyo, grabe, madaya ang puso. Kahit yung mga hindi ka ibig-ibig, iibigin niyan, kahit mali. Diba? Ilalagay niya sa iyong pamamagitan ng mga mata, sensational, imagination, yung mga bagay na po pwede niya ilagay sa'yo para masilo ka niya. Diba? Lalo na, mag-ingat po tayo sa mga mahihilig sa pogi, ah. Kapag hindi nyo makontrol talaga yan, ay mag-iingat tayo kasi tatakbo at tatakbo yan. Amen po ba? Kaya masyahan na tayo kung sino yung nasa ating harapan. Mga may asawa, yung pumawalang mga asawa, eh, mag-iingat lang po tayo. Hindi lahat ng pogi ay pogi. Diba? Mukha lang pogi. Yan. So, malalaman mo lang yan na pogi talaga kapag napangasawa mo na. Amen? Pero binigyan tayo ni Lord ng wisdom. Amen? How to discern what is right. Amen? Kaya lagi natin ilalagay sa presensya ng Lord yung ating mga puso. Amen? In 1 Timothy 6:9, sabi niya rito, as our, ano pa rin, para under pa rin siya ng supporting verses natin sa ating mga patuloy na iingatan, yung deceptive heart. Sabi niya, ang mga nagdanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring pagtutulak sa kanilang kapahamakan. So, di ba mga warnings? Kaya mag-ingat talaga tayo. Yung mga desire na yumaman, di po masama yun. Basta alam mo kung paano ka magpapayaman at nakaluluhod sa Panginoon. Hindi ka nang aapak ng tao. Kasi kapag gusto mong yumaman at nag-a-against ka na sa kalooban ng ating Panginoon, yayaman ka lang sandali. Pero pagdating ng panahon, okay? Pagsusulitan mo yan. Okay, mahirap po yun. Okay? So, pangalawang ating dapat magiging aware tayo ay yung hardship ng buhay. Kanina ay yung mapandayang puso. Ngayon ay yung mga pagsubok o kahirapan ng sitwasyon ng buhay. Amen? O pwede po tayo rito masakmal ng kaaway. Kasi bakit? Iaalis ka niya sa disenyo na kung saan ay ang Panginoon ang pwedeng mag-ibsan ng kahirapan na yan. Iaalis ka doon sa ganung mga kaisipan. Yung iyong pananampalataya ay maaapektuhan. Amen po ba? Another trick yan ng kaaway. Yung kahirapan ng mga sitwasyon na ating nararanasan. Amen po ba? Pero tandaan natin, part of God's way ng buhay na ito para tayo ay disiplina at maturuan. Okay? Pero yun nga ang sabi ko, isang sa mga tricks, isisiksik niya yan
hirap ka na, kahit anong kayod mo, ganyan ka pa rin. Di ba? Kahit anong dasal mo, tignan mo nga, bumabalik pa sa'yo asawa mo. Mga ganyan eh, di ba? Hirap na hirap ka na, ganyan pa rin ginagawa ng amo mo. Ano, parang alam mo yun, yung mga ano, kahit anong dasal mo, parang talagang isisiksik niya yan. Matatapos ka na kontrata mo, ganyan pa rin amo, umalis ka na dyan. Di ba? Kaya mga nagtatalag, ibig sabihin, hindi niya nakukuha positively yung mga hardship ng buhay na nararanasan. Alam natin, may mga pagkakataon talaga na si Lord allowed this hardship in life to teach us to be more faithful to Him sa ating Panginoon. Pero kapag hindi mo ito nakita positively, kaya-kaya kang, ano, doon ka na sisilo, no, ng kaaway. Kung babasahin po natin dito, sa 2 Corinthians 12:17, si Pablo, di ba? Siguro kung hindi nagkaroon ng sinasabing yung turn and the blessed, nagkaroon si Pablo ng mga pagkakataon ng karamdaman, maaaring kung siya ay perfect, baka siya po ay yumabang, kagaya nung itinuro kanina, no? Na kapag hindi natin naranasan na kundi sa presensya ng Panginoon tayo, higit na makakasumpong, no? Ng tunay na kagalingan, tunay na tagumpay, tunay na ganda ng buhay. Kundi natin yun ma-absorbay, talagang yayabang po ang isang tao. At isa yun sa mga trick ng kaaway, payayabangin niya, no? Ang tao. Amen? Kaya huwag po kayong minsan nalulungkot kapag may mga ganito tayong nararanasan sa buhay natin. Lord, tagal ko na pinagpipray itong weaknesses ko na ito. Bakit hindi pa ma-overcome? Kasi pag na-overcome mo na yan, that time, agad-agad, ano pa yung ilalapit mo sa Panginoon? Diba? Ako, na-realize ko yun eh. Kasi ako po, honestly, may mga weaknesses pa rin akong talagang pinipilit kong ino-overcome. Okay? But doon ako, naalala ko lagi si Pablo. Kasi kapag ginawa niya ako talagang perfect, at ano pa yung ilalapit ko sa kanya na para magiging patuloy akong humble, na sa kanya ko iasa na ang kalakasan na kailangan dun sa weaknesses na yun. Hindi ko po alam kayo. No? So, ingatan po natin na tayo ay malinlang ng kaaway. Alalahanin natin ang malino din ng kaaway kung sino-sino rin yung ginagamit yan para tayo ay masilo. Amen po ba? Sabi niya nito, sometimes Satan tricks intensify, no? Lalo na kapag tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng mga parang uncommon na hindi nararamdaman. Okay? At doon ay magkakaroon ka ng mga takot, para bang ang dami ng worry, tapos marami ka pang pinagdaraanan. So mag-ingat tayo. Okay? Kapag tayo ay nakararanas ng hardship sa buhay. Hindi ko alam anong hardship nyo ngayon. No? But remember this, no? The Lord is always there. Binibigyan niya tayo ng mga sign warnings para hindi tayo masilo ng kaaway. Okay? Pangatlo, doon sa under pa rin ng ating awareness, victory through awareness, sabi niya, fear of pressure. Pag sinabing fear of pressure, yung bang you are under pressure because of your kasama, of your kabati-bati. Yun. Ako po, honestly, nung hindi ko pa alam na mabuti ito, ibig sabihin, nung hindi ko pa alam yung mga tactic kung paano ang kaaway, kung sino yung very close sa'yo, yun yung ginagamit niya na ina-allowed ng Lord to pressure you. No? To put it down your faith. Para bang pasasabugin ka hanggang sa mawala ka na sa alignment. Going into the, or in the presence of the Lord. Nalilimutan mo na minsan ay lingkod ka. Nalilimutan mo na minsan ay mananampalataya ka ni Kristo. Ito yon. Be aware of other people. Or even your close friend, family, co-worker, okay? Co-brethren. Mag-iingat po tayo, may mga warning sign dyan para hindi tayo masilo ng kaaway. Okay po ba? Ang sabi lang dito, kung babasahin po natin yung scenario doon sa Matthew 16:22-23, yung sinabi doon na si Lord, get behind me, Peter. Di ba si Peter yung kausap niya?
di ba sinasabi ni Peter doon na sabi niya po doon ay puntahan nga po natin. Sino po yung po pwedeng makakita noon? Ito yung conversation between Peter and Jesus, no? Sabi niya, yung sinasabihan niya na dapat, ito yung scenario na hindi kayang hadlangan ng tao yung po pwedeng maganap sa kanya. Ito yon, oo. So iniisip kasi ni Pablo na para bang ganito, hindi, pero dito yung exact word na obra my dead body. Pero mga ganyan eh, di ba? Pero hindi na, puntahan natin sa Matthew 16, 22 to 23. Matthew. Hindi ko po naisulat dito. Doon po kasi sa aking lesson doon sa PowerPoint ay meron. Ito lang po naman hindi ko naisulat. Matthew 16 verses. Sino po unang nakahanap? 22 to 23. Okay. Sabi niya dito, niyaya siya ni Pedro sa isang tabi. Ah, ito po kasi yung scenario nung unang magpapahayag si Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. A day before, no? At dun sa upper room, ay sinasabi niya ito. Umpisahan natin sa 21 para makita ninyo. Mula noon ay ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad. Chapter 16 po na siya'y magtutungo sa Jerusalem at magbabata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. 22, niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulog ng Diyos. Sabi niya dito, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabi, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Okay. So makikita natin dito, mga kapatid ko, parang yung nagpe-persecute sa'yo, kasama mo, because you don't know everything to each and everyone, because you don't know the warnings about many things na mangyayari. Ito lang po ang gusto nang ipakita dito. And even Peter, the disciple of Jesus. Okay? Parang ang ganda naman talaga, di ba, din ng prayer niya. Kung tinignan ninyo, positive eh. Pero, sa senaryo ng Panginoon, sa kanyang kaisipan, sa kanyang tunay na kalalagayan, hindi yun kasi yung magaganap. Kaya nirebuke eh. Diba? At alam ng Panginoon na hindi, ano yun, si Pedro yun. Kung papansinin natin, bakit sinabi niya na, sabi niya, get behind me, Satan. Kaya mo yun, nabasabihan na ba kayo, in the name of Jesus, lumayas ka. Kasama mo ha, yung ginagalit ka. Kami po, minsan nangyayari yun na pagbiruan, mga kakilala na yung mga laging kasama. Pagka may mga scenario na parang may mga sinasabi siya na para bang you are not expected na yung sinasabi niya, sinasabi mo na, hindi ko yan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Pero yung biruan, pero parang ginagawang parang jokes pero may katotohanan po ang mga ganong pangyayari. Hindi mo naman masasabi yung ganun eh kapag hindi close sa'yo, tama? Tama po ba? No? Ito nga eh, di ba? Pero, let's do it. Baka sakaling matauhan. Di po ba? Na-imagine ninyo kapag magkakasama kayo? Lalo na kapag ka-bruce ko ba tawag doon? Yung mga, ano, at ginagalit ka. In the name of Jesus, get up. Get behind me, Satans. So, makikita natin dito, the relationship, the very close to us, yon ay ginagamit yung na parang i-pressure ka. Alam mo yun, parang titikin ka, parang magalit ka. Amen? And in that case, Peter's word is against the ways of God's will to Jesus. So dapat alam po natin kung sino yung ano, maglalayo sa atin sa Panginoon at kung sino yung maglalapit. Amen po ba? Warning sign. Pag nakikita mo na, na binawarningan tayo ng ating Panginoon sa buhay niya. Okay? Maging aware na po tayo. And the last one on that situations na ating pag-iingatan, magiging aware are yung Satan's lie. Kasi tumalingan na, ano, Satanas. Okay? Because Satan is a liar and the father of lies. Grabe, ano? And he will use lies to lead us astray. Totoo. Tandaan natin, si Satanas, magpapakitang maganda yan para
mamadaya ka. Yun yung sinasabi ko kanina. Pakikita niyang, dahil mahilig ka sa gwapo, papakita niyang pagpogi yan. Pero di ka, behind that, hindi siya ganun kagwapo. Diba? Parang ipakikita niyang maganda yung amo na yan habang during interviews. Okay? Kasi wala ka nakikita ng visible na sungay. Invisible nga, di ba? But because of your poor discernment, because your relationship to God is very poor, because of the sin, the attitude, di ba? Nahihirapan natin makita ng malinaw yung gusto, kalooban ng Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Yun ang nangyayari. Amen po ba? Mag-iingat po tayo kasi ipakikita niya na eto pa eh, may mga sasabi niya, ang ganda naman ng ano ko doon, ng pakinandam ko nung nagpunta ako doon. Eh, kung kinala mo nung first time mo nagpunta doon, eh, syempre, maayos naman yung bahay, di ba? Maayos. Syempre, gagaan pakinam, lalo pag malinis yung nakita mo, di ba? At mabuti, binigyan ka ng mga tubig, pinaupo ka sa sopa, di ba? May mga tactics ang kaaway. Chine-check kung masisila ka na makita mo yung magandang plano ng Diyos sa'yo. Okay? Kaya napakahalaga mga kapatid ko na yung relationship natin sa Panginoon ay mabuti, maayos, matindi. Para noon yung discernment natin, yung kalooban ng Panginoon, malinaw natin nakikita. Kasi kung hindi, papasukan ka ng mga kasinungalingan ng Diyos. E paano kung hindi ka aware doon? Diba? O, di mo tinanong, isa sa mga, di mo lang tinanong kung nakailang helper na siya. Diba? May mga nakatapos ba? Kaya naman dahil nakita mo na maganda at nakangiti sila, ano pala, smiling face lang. Diba? Umuo ka na. Yun eh, nasi sila, tactics. Okay? Nang ano, binibigyan tayo ng kapurulan. Nang ano, discernment na makita. Because of, kasi alam niya eh, masisila ko. Ito ang relationship na ito kay Lord. Iba eh. Ano to eh, masyado itong aligaga ngayon. Hindi nagpe-pray kay Lord. Kaya hindi niya nakikita ang mabuti yung gusto ng Panginoon. Masyado itong ano ngayon, ma-worry ito, madaw ito ngayon. Sige, okay, kailangan. Alam mo yun? Ayan, gagawa. Eh, di ba? Ano ang description kanina sa kaaway? Kagaya ng leon na nakatangkod dyan, na nag-aabang. Eh, paano kung favorite ka ni Satan, so, ng leong ito, ng kaaway na ito, di ba? Eh, ngayon, tuwan-tuwa yung kapag ikaw ay nasasakman. Ay, napakalaga mga kapatid ko ng awareness sa mga danger. Alamin natin yung mga danger na ito ng buhay. Amen? Sabi niya rito sa 2 Corinthians 11, sabi niya si Satanas man ay maaaring magkunwari. Ah, hindi. Ibig sabihin niyo doon, sabi niya rito, Satan is a liar and a father. Sabi niya, ah, okay, 2 Corinthians 11:14, you remember si Eve doon binanggit na kung saan ay, di ba, nalinlang din siya ng kaaway si Eva. Okay? So, sino ba yung kaaway na nanilang noon? Eh, hindi ba din yung kaaway natin ngayon? Hindi naman din nagbago si Satanas eh. Di ba? Okay, siya din yun. In 2 Corinthians 11:3, ano? Nung dinisib ng serpent, then the same thing yun. Okay? Magkarurugtong lang. And in illustrations natin, mga kapatid ko, you remember si Satanas? Ginagamit niya yung salita ng Panginoon nung si Jesus Christ ay nandoon din mismo. Pinagagawa niyang bato yung tinapay ba? O tinapay yung bato? Di ba? Okay? Ang dami po, pero kahit minsan, ang ating Panginoon ay hindi nalinlang. Okay? Ang galing! Di ba? Kahit yung mga nagsishare sa atin, ito twist niya yung Word of God para mapaniwala ka. Kaya mag-ingat pa kung hindi mo alam to. Di ba? O sige nga, anong sinabi to? Hindi ba ganito siya? Di ba? Tao lang siya? Sabi niya, ang gagaling, di ba? Bibigyan ka ng mga verses. Eh, hindi naman niya alam yung ibang mga supportive verses. Pero dahil tayo, well-known tayo and well-believed tayo na sinasabi ng Panginoon, hindi ba? Eh, sinabi naman dito na I and the Father are one. So, because the Father is God, so the Son is God. Di ba? Mga tactics ng mga nag-share na si Kristo ay hindi Diyos. Diba? Pero saan galing yun? Namili lang siya ng verses dito. Pero hindi niya kinumpleto. Eh tayo, dahil well-known at kumpleto tayo, diba? Hindi tayo nasila because of the warning
na nag-aware tayo na pwede tayong silain kapag hindi tayo nag-ingat. Di po ba? Kaya be ready sa mga Satan's lie, peer pressures, sa hardship na yan, yung deceptive heart na yan, ingatan po natin. At sabi ng 2 Thessalonians 2:9, lilitaw ang soil, taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng kimala at nakalilinlang na tanda at kababalaghan. So, meron siyang mga ginagawa na ginagawa ng ating Panginoon eh, na inaalaw ng Lord na gawin niya para tingnan at i-test tayo, di ba? According dun sa mga ganitong mga pag-allow ng Diyos. Pero dahil alam naman ng Panginoon na we cannot test na hindi naman natin makakaya, di po ba? Kaya napakasarap, alam niyo ba, kapag kilala niyo at kabisado ninyo yung mga danger zone ng buhay ninyo na inilalagay ng kaaway, ay nako, hindi siya magtatagumpay. Amen po ba? Napakailangan lang natin ng awareness para tayo ay magtagumpay. And the last, the next Romans numeral, victory through God's prayer power. Kanina, victory through awareness. Ngayon, through power. Okay? In Acts 26 verses 18, through the gospel, it would be His task. Basahin po natin Acts 26 verse 18. Sa gawa, alam po kasing tagabasa pa lang na ano, hindi ko na ibigay, no? Acts 26 verses 18. Andun na po kayo? Tingnan natin kung paano. Verse 18. Sabi rito, to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sin and place among those who are sanctified by faith. Kasi ang galing. Paul preached to the king. Naalala ko po ito eh, yung scenario na kung paano si Paul, okay, nasa harapan ni si King Agrippa, no? Sinasabi niya dito yung about sa conversion niya ito eh. Okay, yung story niya, sinasabi kung paano yung siyang tinawag. At dito sa pamamagitan nito, sinabi niya na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Okay? Nagkaroon siya about the power of Jesus on the cross and His resurrection, the power over overcome Satan's tactics. It gives us the power to overcome our sinful nature. Sa pamamagitan eh, niya ng kapangyarihan ng Panginoon, nagaganap. Okay? Ang gusto ng kalooban ng Diyos sa buhay ng isang tao. Totoo naman eh. Ngayon mga kapatid ko, napakahalaga na to. Kung gusto mong magtagumpay, umasa ka sa kapangyarihan ng Panginoon na magtatagumpay ka kahit anong gawain ng tactics ng kaaway, ma-overcome mo. Amen? Satan's power is great, but sabi niya rito, he meets his match in the humble person who is subject to God. Kapag tayo po ay mayroong kapakumbabaan na umaasa sa kapangyarihan ng Panginoon, talong-talo ang kaaway. Kahit ano ang ilagay natin o ilagay niya sa harapan natin, okay, magtatagumpay tayo, umasa tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. In Romans 6:8, the mind of simple man is death, but the mind of controlled by the Spirit is life and peace. Diba? So magkaroon tayo ng controlled spirit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. And 1 Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. Why? Di ba tinanggap natin si Lord? So siyempre, nung tinanggap natin si Lord, our Lord and Savior will heartedly, the kapangyarihan or the power of the Lord is within us. So, yan ang dadalo dyan sa ating mga kaisipan, sa ating puso. Colossians 2:18, no? Sabi niya rito, huwag tayong patatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba sa mga anghel. Kunwari lang yun. Amen? Kaya babasahin natin yan sa about, ito po yung patungkol sa Colossians 8, yung about sa sinasabi dito ni Pablo about false teachers. Okay? Mag-ingat tayo doon kasi ginagamit ito para tayo ay malin lang. Kaya napakahalaga na well-known tayo dito sa salita ng Panginoon. Amen? And the other one, the last one, mga kapatid ko, is victory through prayers and God's word. Salita na pa yung nagpananalangin. Okay? Alam natin, mga kapatid ko, doon sa Ephesians 6:11-18, the full armor of God. Napakahalaga dito at binanggit dito sa verse 17,
sa last part na to, na ano sabi niya rito? Speak about the word or the sword of the spirit, and that is the word of God. We need to speak out to overcome, to win natin yung mga tactics ng kaaway sa buhay na ito. Hindi ba? Kapag ka alam mo yung mga promises ng Lord, yung mga salita ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. I am the great healer. I am the Jehovah Jireh, our provider. Di ba? I am your banner. Itanyag mo lang ako at sa buhay mo, magtatagumpay ka. So gaano karami ang ating mga salita ng Diyos na alam. Di ba? So, tandaan po natin, napakahalaga para magtagumpay tayo sa mga tactics ng kaaway ay ang salita ng Panginoon. And the other one is prayer. Okay? Napakahalaga po ng prayer. At remember, ang salita ng Panginoon ang nagpo-provide ng katotohanan ng buhay na ito. At yan yung nag-guide sa atin. Kaya po mag-ingat tayo sa mga false teacher. At kapag tayo nananalangin, kagaya po nito, si Jesus, winaringan niya si Peter, no? Nung malapit na siyang mamatay, sa Luke 22, 31 to 32, okay? Sa Luke 22, 31 to 32, nanalangin si Lord dito eh, nung malapit na siyang mamatay, pinanalangin niya, no? Na, sabi niya rito, Jesus prayed for Peter so that the great trial he was about to enter into would be a trial but would not destroy him. Kasi nga alam lang nila na maraming mararanasang mga pagsubok or mga kaibang mga matitinding dadaanan ang mga alagad. Lalo na po ito si Peter. And the Bible promises that Jesus confirms that intercessory work is now in heaven praying for us so that our spiritual battle will not destroy us. Diba? Remember na una na si Lord doon to prepare for us sa mga susunod na yugto ng buhay nito. And in 7:25 ng Hebrews 7:25, sabi niya, lubos ang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y mabubuhay magpakailanman upang pamagitan para sa kanila. Sino? Sa pamagitan ng panalangin ng ating Panginoon. And in Mark 18:38, you remember Jesus prayed for the disciples because He knows they will undergo difficulties. Kaya winarningan niya ang mga alagad na watch and pray dito sa Mark 14:38. Amen po ba? At gusto ko pong magbukas dito sa verses na ito ng 1 Corinthians 10:13. Sabi dito, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you to be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out. So, we need to look for those way out. So, may gagawin tayo. Tutulungan tayo ng Panginoon. May inilagay siya sa atin na dadaanan, okay? Na mga pagsubok, na alam lang natin makakaya. Yung iba bakit hindi nakakaya? Kasi hindi nahanap yung way out na ipinrovide ng Lord sa buhay niya. So, hindi po pwedeng maging reason mo na hindi tayo magtagumpay eh. This is, yung mga paalala ba sa mga danger zone ng buhay natin. Mga warning sign. Malalaki ito sa tingin ko. Diba? Kaya lang nga kasi, yung sobrang pagmamadali ng buhay, gusto parang ma-instant lagi, hindi makitang mabuti. Okay? At saka malalabo na ang mata. Mapupurol na ang kanilang pandama. Kaya hindi makita ang mabuti. Bakit? There is something wrong. Very sick ang iyong spiritual na buhay, mga kapatid ko, kapag hindi nyo nakita ito. Ibig sabihin, kaya na-allowed ng Lord na ikaw ay makaranas ng hardship dyan sa employer mo. Okay? Kaya nagtatagal yan kasi hindi mo makita yung learning na gusto niya. Kaya hindi ka makaahon-ahon. Since the beginning, ganyan ka talang kahit saan ka mapunta. Amen po ba? Ayaw mong hanapin yung way out na ipinrovide ng ating Panginoon. Kaya, sa totoo lang po, kaya nagtatagal tayo, nagpapaulit-ulit yung mga testing ng hardship or anything sa buhay natin. Yung mga parang mga pressure ng buhay na yan. Yung ano pa, yung mga bagay na kung saan ay parang ang hirap.
Because yung way out na itinalaga ng Panginoon, okay, ay hindi natin makita, matagpuan. Ayaw natin isik. Sabi nila, flee from spiritual danger. You remember, like Joseph, tumako siya. Okay? Alam niya na danger yun. Okay? Mapapatay siya ni King Potiphar. Diba? Tama ba? Ano pa? Sabi niya, yielding to temptations is spiritual danger. Yielding, yung niyayakap mo kung nagkubuot ka sa temptation. Alam mo nang may asawa ka. Sinabihan ka lang na maganda ka. Talaga ba? Di ba? O kukuha mo na. Hindi mo man sabihin na, ay alam ko na po, matagal na. O sinabi na yun ng asawa ko. Di ba, nahihisis mo. Eh kasi, nakaka-discern ka na parang gusto kang taktikan sa pamamagitan ng tao yun. Sinasabi kang napakaganda mo at pwede pang makipag ano sa'yo, mabutihan sa pamamagitan ng messages. Di ba, mga taktik? Ang dami taktik ng kaaway. But if you are not aware, okay, not free. Amen? In James 1:15, kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkawasa. Okay? O yung pagkakasala. Kapag, ganyan, malala na o lumala na ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Una nating hayaan na magbunga ito ng kamatayan sa atin, mga kapatid. Spiritual din. Huwag na. Okay? Labanan na natin, binigyan na tayo ng mga right warnings ng Lord. At napakalinaw. Ngayon, kung ang problema sa'yo, nalalabuan at timakita, or you are ignoring and resisting that warning, ito ang kakahinatnan ng buhay mo. Hindi ka magtatagumpay. So seek victory in spiritual dangers. We will gain peace, joy, hope, life, fruit, and ano rito, salvations. No, okay, kung may salvation na tayo, so huwag na natin hayaan ma-influensya tayo ng magawa ng kaaway sa buhay niya ito. Stand still. Have faith sa pangako ng ating Panginoon. Okay? Pilitin natin makita lagi from time to time na yung mga road sign na ito ng buhay natin. Okay? Oops, bawal yan. May temptation yan. Don't go there. Stay here. Okay? Oops, do not touch that or do not ano ba yun yung pagka mag-click ka? Hindi yung light eh. Yung, di ba, i-check mo yun ha? Titignan mo yung notification. No? Eh, nakita mo na nga yung picture eh, isang puti. Eh, wala ka namang, ang tawag ito, yung common friend na nakalagay, i-click mo pa. Di ba? Matatrap ka. So, tingnan lagi yung mga wrong sign. Realize the power of the gospel. No? Keep us in order to overcome and use God's word and pray to overcome the tactics of the enemy in our lives. Ang pwede ko, sapat itong mga warning na ito para ma-overcome natin yan. At walang reason pa hindi ka magtagumpay. Amen? Sabi dito, walang pagsubok na i-allow ang Lord sa bawat buhay ng tao na hindi niya makakaya. At ito ay inilagay niya, no, para matuto tayo. Yung iba, hindi natututo kasi, eto pa, nag-provide pa siya ng mga way out para ma-overcome nito. E ayaw mo i-work out, tinatalikuran mo, kaya naman ay binababaran mo, pero maling reaction, di ba? Mag-ingat po tayo, masisila ka, mahuhulog ka sa patibong kapag hindi mo nakita yung warnings. Amen? Kuya mo, may kumintat lang sa'yo, yaan. O, hindi ka naman dalaga, ikaw naman parang, di ba? Kilig na kilig ka kasi ganda-ganda sa'yo. Hindi mo alam na may mga taong ganun na pag alam mo na ay alam mo na ang motibo, hindi ba? Kaya naman ay mag ano ka ba, di ba? Tapos eh tapos ito, personal aware. Mga taktik ng kaaway. Kala nyo ha, yung mga pagpapaganda, mag-iingat po tayo dyan. Dapat ang maging motibo natin ay, Lord, magpapaganda ako ngayon kasi gusto kong sumamba sa'yo ng maganda. Hindi lang ang puso ko, kundi ang aking personalidad ay kaaya-aya sa'yo. Ayokong may nakikitang lumalabas. Ayokong may nakikitang nasisilip na dapat nakatago. Diba? Ba't hindi ka ngayon ma-encourage o makaka-encourage ng iba? Dahil hindi ka lang, kahit ka nagsasalita. But the way you move,
speak, nakaka-encourage ka. Di mo ba? Hindi ka nakaka, hindi ka nagagamit ng kaaway para may mahulog sa pagkakasala. Amen po ba? Hindi lang ang adultery ay yung umapatol. Okay? Kahit ikaw yung nagiging cause, sin pa rin yun. Amen po ba? Eh mga kapatid ko, tayo na lang ay tumayo. Remember all the warning signs sa buhay na ito. Okay? Ang Biblia, ang Biblia mo, pare-parehas tayo na Biblia yan, sapat yan para ano, makita. Yung dancer, paano nga po yung ating dancer? Sorry po. Ano tawag yun? Dance ministry. Ayan, o kaya. Ano pa yung isang terminologies natin doon? Yung tambourine ministry. Para mas maganda yung kasi sa dancer. Huwag na lang dancer. Tambourine ministry, di ba? Amen. Praise God. Thank you, Lord. Sabi mga, thank you, Lord. Ako po sa totoo lang ay nagpapasalamat sa Panginoon. Talagang ang kaaway, kapag hindi mo siya kapisado at hindi mo tiningnan ng malinaw ang warning sign, talaga mahuhulog ka sa kasalanan. Okay? Makakapagsinungalin ka, magagalit ka, at pag nagalit ka, magkakasala ka. Yung pressure sa'yo, andyan, magngangalit ka. But praise God, truly, the presence of the Lord ay nakabantay sa atin. Nandiyan, nagpapaalala, anak, remember, you are my son, you are my daughter. My presence is in you. I am here. Diba? Praise God. Alam niyo po, kapag nag-aware tayo, hindi ka ma-accidente, hindi ka matatrap sa gawa ng kaaway. Kaya salamat sa Lord sa pag-ibig niya kasi ito rin, isang paalala sa atin sa pag-ibig ng Panginoon, sa pag-alala ng kanyang dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, ang bread na nagsisimbolize ng kanyang katawan para sa atin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya huwag natin siyang ipapahiya. Huwag natin, ang kanyang mga warnings ay huwag natin i-ignore. Okay? Maging malinaw ito lagi sa ating paningin. Ito ay makikita lang natin ng malinaw kapag inaalala natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid ko, ang daming tactics ng kaaway para ipalimot ito sa iyo. Pero kapag kaya ay active dito sa puso mo, ang mga elemento ito, sumisimbolo ng pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Kaya bago natin ito tanggapin, pasalamat tayo sa Panginoon. Marapatin tayo sa mga pag-alalang ito, mga pag-ministeryo patuloy ito sa ating pang-araw-araw ng buhay. Thank you, Lord. Ama, minsan pa, narito po kami sa iyong harapan, Papakumbaba. Hiling namin na bago namin ito tanggapin, marapatin mo kami, O Diyos. Patuloy kaming linisin sa lahat ng marumi, kasalanan. At hayaan mo sa pag-alala namin ito. Patuloy, Panginoon, dumalo sa amin ang kapatawanan, ang pag-ibig mo, Lord, ang mapanaak ng malinaw sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Maraming kang ginawa para sa amin. Tulungan mo kami na huwag kang mapahiya ang pangalan mo sa bawat buhay namin, Panginoon. Minsan pa, tatanggapin namin ito, Panginoon, na may pasasalamat at pag-ibig dahil yun yung nararapat, Panginoon, bilang aming mga response sa pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord. Minsan pa, tatanggapin namin ito sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Tanggapin po natin ang tinapay kasunod ng katas ng tubas. Thank you, Lord.
salamat sa iyo, Ama. Tunay na ang buhay na ito, Panginoon, ay kulang kapag hindi namin, Panginoon, ito naipasakop sa iyong patuloy. Hindi namin, Panginoon, mararanasan ang tagumpay sa pakikipaglaban sa hukbo ng spirit o ng spirituality ng mundo ito. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, palakasin po kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, makapanatili ito sa amin. Ito ang magbantay sa amin upang hindi kami masilo ng mga tactics o ng mga bait na ginagawa ng kaaway sa aming mga buhay. Palakasin po kami sa aming mga spiritual life, Lord. Kailangan namin ang lakas sa araw-araw. Marami, Panginoon, ginagawa ang kaaway. Marami siya, Panginoon, sinisiksik sa isip, sa puso, sa buong pagkatao. Kami niniwala, Lord, na kapag ka-active, Panginoon, ang iyong Santo Espiritu sa amin, walang bahid, Panginoon, ng hadlang o balakid, hindi magtatagumpay ang kaaway sa amin. Kaya yun yung aming hiling, Lord. Samahan mo kami, pangunahan mo kami sa bawat sandalit ng buhay na ito. At patuloy namin, Panginoon, ang buhay nito ay pinasasakop sa iyo. Panginoon, ikaw ang maghari lagi at matagpuan mo, O Diyos, na ito ay lagi, Panginoon, hinahanap-hanap ka ang pagkilos mo sa amin. Patawad, Lord, marami kaming kulang sa iyo. Marami kaming mga pagkakasala pa rin nagagawa. Pero salamat, hindi kami nawawalan ng pag-asa na in your presence, we will find peace, Lord. We will find joy. We will find strength. We will find healing. Because you are our victory sa battle ng buhay na ito. Thank you, Lord. Sa iyo ang aming mga papulit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Let me magsabi ng amen. 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 Patuloy po tayo. Tumako naman po tayo sa pagbibigay. Samahan niyo po akong basahin ang Kawikaan, Kabanata 3, Talata 9. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Si Lord po ay hindi po nagkulang. Si Lord po ay hindi nagpapabaya. Patuloy tayong pinagkakaroon pa ni Lord ng hanggang ngayon trabaho, lakas, yung ating mga hinginan. Kaya po ang paalala sa atin ng Panginoon, yung sa tuwing sasahod tayo, yung siya yung maging una sa ating mga listahan. Maibigay po natin yung 10% na sa ating mga income. Meron pa po tayong 90% upang makatuwang po tayo sa pangangailangan ng bayasamba ng ating Panginoon. Di po ba? Iikot naman po natin yung ating paningin dito sa atin kung saan na, saan tayo ngayon, di po ba? Kailangan din po natin na maibigay ko ano yung nararapat. Huwag po tayong matakot. Panghawakan po natin si Lord. Ay, yung mga pangako ni Lord, hindi po tayo mawawalan sa ating pagbibigay. Nandyan po si Lord. Hindi kanya iiwanan ni Lord ng walang-wala ka. Wala pa pong nagbibigay na yung nabalitaan natin na nawalan. Walang pamasahe, walang pabiling pagkain. Praise God. Si Lord ay mabuti, our great provider. Kaya po sa ang ating pong, magpapasalamat po pala muna ako. Salamat kay Lord dahil sa yung mga amo ko. Walang katapusang pasasalamat. Hanggang ngayon, lahat na lang ng ginagawa ko, salamat. Tapos yung paalala, yung pag hindi ako marunong magluto, magtanong na ako sa kanila, tuturuan daw nila ako. Tapos iahatid nila ako sa last day ko. Yung masarap sa pakiramdam ng gano'n, yung hindi ka man gano'ng kayaman, yung may mga tao sa paligid mo na nagpapakita ng kabutihan mo. Tapos may anak ka pa na nabigyan mo lang ng pangangailangan niya para sa pag-aaral niya. Huwag po kayong mag-alala, yung pag-iigihin ko po lalo yung pag-aaral ko. Ang sarap. Salamat, Lord, dahil sa mga taong nandyan sa paligid mo na nagpapakita ng kabutihan mo. Thank you, Lord. Sa Diyos ko po tinataas ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ipag-pray na po natin yung ating mga ibibigay.
dakilang Diyos na makapangyarihan, karapat-dapat kang purihin, pasalamatan, sambahin, Lord, sa buhay namin. Thank you, Lord, sa patuloy na pagkilos mo sa buhay namin. Salamat sa iyong mga paalala, mga katuruan, Lord, na palaging nandyan at hindi ka po nagkulang upang kami ay palalakhan at ugado, magpakasunod kami sa iyong mga salita. Salamat din po, Lord, sa pagkakataon na ito na muli po kami makapagbigay. Salamat sa aming mga lakas, sa aming mga amo, sa aming mga trabaho, Lord, na ginamit mo, ugado, magpaging nandaluyan ng mga pagpapala. Salamat sa walang hanggang kabutihan mo, sa katapatan mo, O Diyos, sa buhay namin. Lord, muli po, ang mga bibigay mo namin na ito ay aming patuloy tinataas sa iyo. Ikaw po ang patuloy na magbasbas nito at hawakan mo po ito upang magamit lamang po para sa ikanalawang ng aming gawain. Tulungan mo po kami, Lord, na ang bautis sa amin ay magtagpuan mo na nanatiling tapat, O Diyos. At nagnanais namin maibigay sa iyo kung ano yung nararapat po, God, at maging kabahagi sa upang matugunan ang pangangailangan ng iyong bayisang bahan, O Diyos. Kaya po, sa buhay po namin, patuloy na ang kalakasan, lalo na po sa aming mga pananampalataya, O Diyos, ay nalaghayaan mo, God, na sumasa amin na waan at iyong divine protection, O God. Maraming pong salamat. Patuloy na ingatan po kami sa buong araw na ito, pamunahan. Ito po ang aming sakit dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po natin awitan ng sayawan ng ating Panginoon bilang pasasalamat sa katagumpayan ng ating buhay. Amen. Ating po isigaw, I love you, Lord Jesus! Lamang ito ngayon bagkos maging
i-supply namin sa aming mga buhay, sa aming mga puso, at i-share namin sa aming mga pamilya. Salamat, O God, na ikaw po ang pinakamapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang nagbibigay lakas sa bawat isa. Salamat din, O God, sa mga kapatid ko ito na kung mayroong mang dinaramdam sa kanilang mga puso't isipan, alam ko, Lord, na ikaw ang kikilos, ikaw ang magbigay ng kalakasan sa bawat isang God. Salamat, O God, sa araw na ito, nawa, O Lord, ay bigyan mo kami ng katatagan sa aming mga kaisipan na ang iyong mga pananalita, ang iyong banal na salita lamang ang aming maipokos, ang aming maisentro sa aming mga buhay. Idaloy mo ang iyong banal na Santong Espiritu sa bawat isang God upang kami po ay kalugan sa iyong harapan, O God. Salamat, O God, tinataas namin ito at pinupuri ka sa pangalan ng iyong mga Jesus. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat. Patuloy na tayo ay pasakop sa ating Panginoon upang tayo ay magtagumpay sa anumang uri ng laban ng buhay na ito. Amen. Fight the good fight of faith. God bless po at magandang tanghali po.